makakausap natin ngayon. Ang National Security Advisor nag-resign daw na si Professor Clarita Carlos. Ang pinaka-recent, kayo daw ay nag-resign o umalis sa pwesto dahil meron daw kayong nalaman na kamag-anak ni Pangulong BBM na involved sa smuggling ng sibuyas. I-correct niyo po. Misinformation, disinformation, sabi niyo hindi totoo. I mean, anyway, ano po yung punto niyo doon? Yung versions of misinformation and disinformation yung angulo. Sus Maria Joseph Malu, pardon my French, baloney all ano, all around. Sus, ano mo ba nung una ko madinig yan? Tawa ako ng tawa kasi ito so absurd. Sabi ko, okay. Anong kinalaman ko dyan? Ano? At the time, nag-resign na ako eh. I think this came out a few days ago or ganyan. Ang dami pang friends ko nagsasabi, oh Claire, ikaw daw ang nag-submit ng ano ha? Ano kinalaman ko dyan sa sibuyas? No? At sino naman ako? Hindi ako yung Intel, no? Ako NSA dati, hindi ako Intel. Itanongin mo yung Intel, yung Nika siguro o kung sino man yan. No, Malu, absolutely not. I have nothing to do with that. I don't know. There is such a list, no? Hindi po ako involved yan. And yung sa mga nagkakalato niyan, will you please shut up already? Para nakakayamot na kayo, actually. So hindi dahil sa smuggling sa sibuyas kayo nag-resign. Nakakatawa dito, coincidence lang ba, mga palangga? Coincidence lang ba na ang opisina ni Lisa na M. Associates at ni Michael Ma na doon niya pinatawag si Clarita Carlos? Coincidence lang ba yun? Nagkataon lang at ibaliwala natin. Kailangan nila magpaliwanag sa taong bayan. Sabi ko nga kanina, national security ang posisyon ni Clarita. At ikaw naman, madam, malapit na tayo. Well, ikaw, well, I don't know. You'll never know. Di ba, matanda ka na. Ibuhos mo na sana ang pagiging tao mo, pagiging makabayan mo. Dali ang portrayal mo eh. Bibigyan ka na ng advisor, ano? Hindi ba na-announce? Baka maudlot na yan. Kasi binukelya ko eh. Ito si Clarita, binigyan ka na ng generous na allowance ni Lisa. Bumahag na yung buntot niya, madam. Bibigyan ka na ng advisor, ano? Hindi ba na-announce? Baka maudlot na yan. Kasi binukelya ko eh. Ito si Clarita, binigyan ka na ng generous na allowance ni Lisa. Bumahag na yung buntot niya, madam. Doon sa Intel report ni Aling Clarita, ni Profesor, okay? Sinabi niya sa kanyang Intel report, sabi ko nga, she can deny, you know, million times na hindi niya inilagay ang pangalan ni Martin Araneta. Binasa ko na sa inyo yan so many times, pero ulitin-ulit natin para nagkakaintindihan tayo mga hitad na binanggit ni Clarita. Okay, ito yung pinaka importante dito, yung number 13. Okay, number 13, kasi nabasa ko na to. Kung gusto nyo magsimulan yung vlog, hanapin nyo na yung vlog about Clarita. Number 13, nung nag-message o nagpadala ng mensahe si Clarita, si Prof, kay Mrs. President. Ito yung intro ng kanyang message. Hi, Evelisa. Begging your indulgence for seeking your counsel. Di ba binasa ko sa inyo from 1 to 13, pero hindi ko nababalikan kasi matatagalan tayo. Marami tayo pag-uusapan mga itad. Sa number 13, sinabi ni Clarita, my report is confidential and I need to be honest. Ang ibig sabihin ni Clarita, I need to be honest. Na even though ang pangalang lumabas sa Intel report ay si Martin Araneta, kailangan niyang maging honest. And sabi ni Clarita, and it did not leak to anyone. Parang sabi niya, sa kay Lisa at kay BBM na kailangan ko maging honest pero hindi pa ito nalilig, di ba? Hindi pa ito nalilig. The reason why nilig ni Clarita to kasi binlock siya ni Lisa at wala hindi niya makausap si BBM. Okay, sinabi ko na sa inyo yan kung sino-sino dinaanan ni Clarita ang mga staff. Di ba? Kaya ito nag-leak. Alright? Dahil walang gusto ko mausap sa kanya during that time. Umiyak pa nga siya eh, ma'am. Sabi ko nga sa inyo, sayang ang 56 years niyo na nagiging academic scholar or whatever na pinagmamalaki ninyo. Kung kayo ay, you know, nagpa-underdog or atakdo, ay no, nagpabayad kayo, nagbigyan kayo ng generous allowance, which is, ito nakalagay dito palangga. Ituloy ko ang sinabi ni Clarita. Whether, sabi niya ulit, ko, my report is confidential and I need to be honest. And it did not leak to anyone. And it is up to you and President whether to do the right or not. Bakit sinabi ni Clarita to? Kasi sinasabi niya, nilagay ko dito, yung mga taong kamag-anak ninyo, bahala na kayo, hindi pa to nag-leak. Parang kung gusto niyong patigil, para sa akin, ang analysis ko doon, kung gusto niyong patigilan itong mga hitad na ito, dahil di pa to nag-leak, gawin niyo na. Alang-alang sa taong bayan. Yun ang analysis ko kasi naawa nga ako kay Clarita noon eh. Sabi pa ni Clarita, the food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. Baka sasabihin ni Clarita to, hoarders, whoever, kahit sino sila. Sa tingin mo ba kung hindi ka mag-anak ni President to o hindi niya to bayaw at hindi to kapatid ni Lisa, sasabihin niya to na the food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. So kung ibang tao to, walang ganitong wordings. Okay, this is the moment in time. Sabi ni Clarita, thank you very much for reading my sentiments in the foregoing. Thank you also for the generous allowance you gave me yesterday. Truly appreciated. So binigyan si Clarita ng generous allowance. So kaya nga sabi ko, madam, sayang naman pag-eskolar ng bayan mo kung dahil lang sa generous allowance, wala ka ng boses. But anyway, I mentioned about, you know, ang dami kong chika kay Clarita, pero doon po nagsimula. So ang ginawa natin, dahil prior to that hearing, alam ko na may Intel report si Clarita, hinanap natin si Michael Ma. Okay, eto na. Ipakita natin ulit yung picture. Ito to, yung picture. Tika dito, mga palangga, mga hitad. So, ni-research natin mga hitad. At ang lumabas nga, okay, si Michael Ma. Nasaan ba si Michael Ma dito? Nawala na si Dodong. Okay, nung ni-research natin si Michael Ma, ito. Okay.
Ayan, may picture with the first lady sa kanilang trip. Okay, nakita naman dyan, makikita niya, Ran. So yan si Michael Ma. Actually, yung mga tao dyan sa likod, Diyos ko po, pag pinakalanan ko pa lahat yan, ang dami, ba't mag-stick muna tayo kay Michael Ma? Okay, let's hide Michael Ma. Okay? Then mga palangga, ang lumabas, nakita natin ang kumpanya ni Michael Ma. Okay? Na, ayan. So, andyan si First Lady, andyan si France Imperial, andyan si, ito, Martin Araneta, yung mga yan, sa, ano din yan eh, involved din to sa M Associates business. Ang dami ng mga tao dyan. Pag tinulungan niyo ako at inisa-isa natin yan, Diyos ko, bibingo lahat sila. Alright. So, ito na ngayon. Tagalin na natin to. So, nung na-research natin pala. Okay. Ang dami natin na-research. Ngayon, ito na. Bakit kailangan natin i-connect si Clarita dito? Dahil si Clarita ay may report na si Martin Araneta ay sangkot sa smuggling. Sangkot involved. The problem is, dalawang beses kinansel o pinostoned ng Committee on Means and Ways itong hearing. At up to this day, wala pa rin schedule kung kailan. Diba? Nung 31, inabangan natin, wala. So sabi ko nga, nagluluto pa ang mga hitad. So ngayon, okay, iwanagin natin. May mga nagtatanggol kay First Lady na kay Mrs. President na not normal lang daw yun, you know? Normal lang daw na magkapareho ng opisina si Michael Ma at ang kanyang M Associates. Normal lang daw na ang kliyente ay makigamit sa opisina ng law office. Okay, you know what? You can palusot hanggat anong gusto nyo. Pero ito, next picture please. Okay. Okay, pakita natin ha? Kakabog daw yung, sorry dito sa isang channel, wala kayong picture. Pumunta lang kay Bojakera if you like. Okay, pero yung bunga nga ko naman, okay, ayan. Mga palangga, kung mapapansin ninyo, pinakita ko na yun isang araw, si Mrs. President at si Clarita Carlos. Definitely, kasi alam na alam ko yan, dahil kaibigan ko yan nakatakip dyan sa smile na yan. Pero ngayon, hindi na ako sinasagot, mukhang busy yata sa, ano, sa kanyang, ay, sumagot ka nga dyan. Anyway, hindi ka, may tatanong ako sa'yo, hindi mo ako sinasagot, hitad. Kawadyo ha, tatamaan ka sa akin talaga pag hindi mo ako sinagot. Anyway, ewan ko dyan. Anyway, ito na. Kung mapapansin ninyo, yung opisina, pareho po, yan ang opisina ni Michael Ma. Okay, at dyan, ang business partner ni Michael Ma ay si Martin Araneta at kasangkot din sa negosyong yan si First Lady. Alright, so question, liwanagin natin, buksan natin yung mga isipan. Alright, so ito, yan diba, dyan yung picture na yan kung saan pinatawag si Clarita noong inutusan itong nakablong ito na ni First Lady na tawagin mo si Clarita kasi i-appoint ko. kaya mga palangga, kahit anong i-deny ni Mrs. President, siya yung nag-appoint. That's another issue, na hindi si BBM ang in charge. Siya, kasi alam ko yan, alam ni Pebbles Chororot yan. Dahil magkakasama kami, magkakaibigan kami, Marcos kami, okay? Marcos during that time, akala namin kasama kami sa pagbangon. Then next picture mga palangga, tanggalin ko muna si Clarita. So ito yung office, pagdikitin natin. Ayan. So nang pinagdikit ko palangga, ang opisina ng China-Philippines Unified Enterprise, ayan ang parehong lamesa, the shared tables and everything, nakita niyo yung painting, di ba? Painting, ceiling, di ba pareho? Identical. O, ayan ba yung coincidence lamang? Ngayon, question. Big question sa inyo mga kababayan. Ang pwesto ni Clarita is National Security Advisor. Bakit doon siya pinapunta sa opisina ng Banyaga? Di ba? Bakit doon siya sa Chinese company? National Security Advisor ang kanyang pwesto. Bakit doon sila magchika-chika ng confidential about national security issues? Yun ang ako nagtatanong. Wala bang opisina si Mrs. President? O si BBM? Sabi ko nga, na doon kasi supposedly sa opisina ni BBM yan. Kasi I think prior to ano pa yan, yung wala pa yata nga inauguration yan eh, yung mga panahon na yan. So, yun yung ano natin mga palangga, yun yung issue natin, na yung pinatawag na pangalang Michael Ma sa Congress na dalawang beses nilang pinospond, and up to this moment, kaka-check ko lang, mga palangga, sa House of Congress, wala pa rin schedule. Pero yung Committee's Means and Ways na yun, meron silang February 6 schedule mga palangga, pero hindi kasama yung pag-imbestiga dito, which is yung sa under the House Resolution 311, na pinungunahan ni Swan Singh, hindi po kasama doon. So, kailan mag-hearing? Kailan? Bakit nyo kinansel? Dahil naghahanap tayo ng Michael Ma, kailangan malaman ng bayan.